Sing, Dude Scooter, Moto Blast. Mga subscribers natin sa YouTube. Hi mga paps, magandang gabi. Update ko lang kayo ngayon sa game changer natin. Kaka-refresh ko lang mga paps na engine ko noong isang gabi. Kasi medyo matagal na tayo hindi nakapag-refresh eh. Nasa mga 5,000 to 6,000 na yata yung ano natakbuhan. Kailangan na siyang i-refresh. DIY lang, ako lang yung gumawa. Hindi ko mabidyohan mga paps pag mag-refresh ako kasi ano eh, yung dire-diretso yung trabaho ko eh. Ayaw kong maisturbo. Ano nga pala mga paps, gamit ko ngayon yung short manifold na Project FI. Napakaganda mga paps. Explain ko sa inyo ngayon yung anong yung kaibahan ng Project FI manifold. Ang gamit namin dati mga paps, di ba yaw, ano na, yung short manifold na kunti lang yung nabawas, mga 6mm lang yata. Hindi talaga kagaya nitong short manifold ng Project FI na nabili ko. Grabe talaga, mas short talaga to. Nag-improve yung acceleration natin. Hindi ko pa na-try kung ilang tap pero ano lang yung tap eh, panapanahon lang. Hindi naman sa lahat ng panahon mag-tap ako kasi delikado. Makinig lang kayo mga paps. Sa mga nagtatanong nga pala sa mga comments, hindi ko na sinasagot yung mga comments na nandiyan na mismo sa video na sabi ko na kasi ano eh, parang repeat na eh. Nagtutuno pa lang ako ngayon mga paps. Positive tayo mga paps sa short manifold na pinalit ko sa manifold ko na total body partner ng 32mm. Bali yung nabili kong manifold 30mm, tapos pinorting ko na lang ng 2mm para maging 32 din siya. Shoutout nga pala sa Amo Parts kay Arnold. Shoutout sa iyo, boss. Sa mga gusto kukuha ng short manifold, ang bilihan ng mga paps, ang isar pinon 1,500 yung short manifold. Pero pag i-PM nyo si Arnold, si Amo Parts, sabihin nyo lang doon si Scooter Moto Vlog, automatic may discount na yun mga paps. Mura lang sa kanya, basta pag sinabi nyo subscribers ako ni doon si Scooter Moto Vlog, okay na, automatic discount na yun mga paps. PM nyo lang si Arnold ng Amo Parts. Ipapakita ko sa inyo ngayon mga paps. Mga paps, ang difference ng haba ng manifold. Ito mga paps. Ayan, ito na yung manifold mga paps. Dumating na. Tignan nyo yung diferensya ng standard size. Ito yung standard size. Ito yung Project FI na short manifold. Ayan o. Oh. Sobrang layo. Halos half. Yung gamit namin na standard manifold na pinaputulan namin, mga 6mm lang yata yung kapal nun nung nabawas. Mga hanggang dito lang yata yun. Mas maiksi pa din to. Ang performance kasi ng ano ng maiksi na manifold mga paps, mas maganda siya, mas maganda yung acceleration niya, mas active siya. Yung throttle body niya, mas pinalapit niya dito sa ejector compared dito sa ano, compared dito sa stock, dito sa standard size na medyo malayo yung throttle body sa injector. Ito mas malapit, ito mas malapit yung throttle body sa injector.
ginawa ko kasi 30mm lang to mga paps, tong butas dito. Pinortingan ko na lang siya ng konti para maging 32mm siya. Yun. 32mm ng size nito. Kinalipir ko na to mga paps. Tapos dito nilakihan ko din ng konti. Binawasan ko ng mga 1mm. So salpak na natin to ngayon. Tanggalin muna natin yung U-box at upuan. Ayan, pwede na natin tanggalin yung throttle body. Tanggalin muna natin itong mga sensor ng injector. Ito mga paps, yung gamit naming manifold na putol na. Dito tayo nag-top speed dati ng 140 plus na ganito lang yung nakuha, mga 6 to 7 mm. Tapos kung i-compared natin sila sa Raji Kipai na short manifold, mas maiksi talaga itong Raji Kipai mga paps. So itakabit na natin ito ngayon gamit yung 32mm na throttle body. Tapos ko na siyang pinortingan ng 32mm. Tsaka dito binawasan ko ng konti. Tamang bawas lang. Itakabit na natin ito ngayon. Ayun, naikabit na natin siya mga paps. Ito na yung short manifold. Napaka cute tignan. Ito yung rubber natin sa pagitan ng ram air at saka sa throttle body. Sakto-sakto lang na medyo mataas yung rubber natin. Ito yung dating manifold na gamit ko. Malaking diferensya nila. Ayan na mga paps.